Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking kusina. So for today's video ay isa na naman pong recipe ang ibabahagi ko sa inyo na pwedeng-pwede nyo pong gamitin na pang-filling sa inyong mga cake, donuts, or pwede rin po sa ensaymada. Ito po ay ang vanilla custard filling na napakadaling gawin dahil simple lamang po yung mga sangkap na ating gagamitin. Tara na, simulan na natin. Sa isang bowl ay ilagay natin yung ating mga egg yolks. Tsaka natin sunod na ilagay ang white sugar. Gamit ang wire whisk ay haluin natin ito until sa magsisimula ng mag-iba yung kanyang kulay or nag-i-start ng maging pale yung kanyang kulay. And then, sunod na rin pong ilagay yung ating cornstarch or corn flour. At saka po ulit natin ito haluin ng mabuti until sa ma-dissolve or ma-incorporate lahat ng ating cornstarch. And lastly, ilagay na po natin yung ating fresh milk or pwede rin po kayong gumamit ng evaporated milk. Tsaka po natin ulit ito haluin ng mabuti. Bago ulit natin ilagay yung pangalawang cup ng ating fresh milk. At muli po itong haluin. Pagkatapos natin itong haluin, tara nang ilagay sa ating saucepan. So sa ating saucepan, habang nakapatay pa yung apoy, ilagay na natin yung ating milk mixture. Pagkatapos natin itong ilagay sa ating saucepan ay i-on na po natin yung ating kalan sa medium heat lamang po na apoy. I-stir na natin ito occasionally kapag naka-on na yung ating kalan para hindi masunog yung ating custard filling. At kapag may namumuo na po sa ibaba ng ating saucepan gaya po nito, ay dapat continuous na yung ating paghahalo. At kapag konting-konti na lang yung liquid part, ay dapat ilipat na natin yung ating apoy into low heat para hindi po siya masunog. And then, continuous lamang po yung ating paghahalo until sa makita natin na equal na po yung kanyang mga lapot or wala na po kayong nakikita na mga liquid na milk mixture. And once wala na po itong liquid, patayin na natin yung apoy and maglagay na tayo ng ating vanilla extract. Tsaka po ito haluin lang saglit. And last but not the least, ilagay na po natin yung ating butter or margarine. And then haluin natin ito until sa ma-dissolve ang ating butter. At kapag okay na ito, na-dissolve na yung ating butter, ay tara nang ilipat ito sa ating bowl. And tapos na po tayo sa ating custard filling recipe. So ayan, pwedeng-pwede nyo na po itong pang-filling sa inyong mga cakes, sa donuts, or pwede rin po sa ensaymada, or pwede nyo rin po itong gawing pang butter. And ayun lamang po, sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman at sana po ay masubukan po ninyo itong ating recipe na sigurado namang inyong magugustuhan.
You can also like and follow me sa aking Facebook page, Margelicious, for more photos, videos, and for more updates. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to like, share, subscribe, and always turn on the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating uploads. Ako pong muli si Marge, and thank you so much po for watching. Bye!